gusto po may soya lemon at tibokke. Live me tartay. So ayun po mga idol, finally, nakuha na nga po ng Magnolia Hotshots ang serbisyo ni Rakeem Christmas. Wala pa nga pong binibigay na official statement ang Magnolia sa balitang ito. Ayun nga po sa ating source ay nasa Pilipinas na nga po itong si Christmas. Ang katanungan nga lang po mga idol ay nasa ship ba itong si Christmas dahil ang balita nga po natin ay halos 1 year itong hindi nakapaglaro ng competitive basketball. At isa nga rin po siguro to sa mga dahilan kung bakit wala pa pong binibigay na statement ang Magnolia Hotshots kung papalitan nga ba nila si James Parr. Si Rakeem Mali Christmas ay 27 years old at product ng Syracuse University. Isang NBA second rounder, 36 overall noong 2015. At ayon nga po sa Draft Express by Mike Smith, ay kahit nga po 6'9 itong si Christmas ay nakikipagsabayan ito sa takbuhan. At dahil nga po sa sistema ni Coach Tito Victolero na run and gun, ay swak na swak talaga itong si Christmas sa Magnolia Hotshots. Hindi po natin ina-underestimate ang kakayahan ni James Farr. Pero dahil nga po mabibilis ang mga gwardiya ng Magnolia Hotshots, ay hindi nga po masyadong nakakahabol itong si James Farr. At mukhang doon nga po yata siya nagkukulang pagdating sa sistema ni Coach Tito Victolero. Kung sakali nga pong totoo ang balita, ay sugal nga po ito para sa Magnolia Hotshots. Dahil isang araw na nga lang po ang crucial game ng Magnolia Hotshots against TNT. Dahil mahalaga ang chemistry sa isang team, isusugal na nga ba siya ng Magnolia Hotshots o bibigyan pa ng pagkakataon maglaro itong si James Farr against Talk and Text? Abangan po natin ang update na balita dyan bukas. Alam nyo ba mga idol na nag-abot itong si Chris McCullough sa kasirakim Christmas sa Syracuse noong 2014-2015 season? Si Makula ay kasalukuyan pong import ng San Miguel Beer. At alam niyo ba mga idol na ang live-in partner ni Christmas ay anak ni Michael Jordan na si Jasmine? So ayun po mga idol, maging Pasko nga po kaya sa Magnolia Hotshots ang pagdating ni Christmas o maging isang bangungot. Maraming salamat, God bless you all.